Itong si Deborah, delusional ito eh. Uh-oh. Talagang gusto mo na talagang ganunin yung mukha kasi lumalaban na eh, lumalaban. Hello mga kapamilya, ako po si Eula Valdes at samahan niyo po akong balikan ang ilan sa mga nag-trending na eksena ng aking karakter na si Deborah sa Huwag Kang Mangamba. This is Kapamilya React. Mula ngayon, tawagin ninyo akong Santa. Santa? Santa Deborah. Santa Deborah. Santa Deborah. Itong si Deborah, delusional ito eh. Uh-oh. Ito ang nakakatakot na klase ng tao na sa tingin, yung simpleng baksak ng kurtina na lumitaw ang sinag ng araw at na sinagan siya, ninamnam niya yung moment na yon na ang meaning para sa kanya ay siya nga ay Santa. Delusional siya eh. Masyado siyang papunta na nga siya eh, sira ulo na nga siya eh. Nakakatakot yung mga ganyan tao at nakakatakot din yung mga taong mabilis maniwala. Tricked sila into believing na tama yung mga sinasabi ni Deborah. Yun, nakakatakot siyang tao. Develop ko na medyo mahinahon siya magsalita bilang hindi din siya mahilig makilahalubilo, makisalamuha sa mga tao. Yung parang kinikip, meron siyang, dinevelop ko na kapag meron siyang gustong tanungin, tinatanong niya sa sarili din niya. Tapos sinasagot din siya ng sarili niya. Parang ganun. Since malayo sa kanya yung kapatid niya. Initially, yun ang pag-develop ko sa kanya. And tapos self-righteous din siya na tao. Feeling niya, tama lahat yung ginagawa ko niya. Hindi ako siya mamatay, wala na siya sa'yo. Unting-unting mawawala sa'yo na kung hindi kayo. Mira! Ba, isusunod na kita sa nanay mo? Ha? Para magkasama na kayo sa impyerno! Alam mo, dahil magagaling yung mga kasama ko, antimano, automatic yan, na yan ang mga mararamdaman namin. Kasi, kumbaga, naka-program na, in-character na lahat yung mga kasamahan. Automatic na yun kung ano mararamdaman mo. At kita mo naman yung reaction ni ano, ni Blythe doon, ni Mira. Talagang gusto mo na talagang ganunin yung mukha kasi lumalaban na eh, lumalaban. Hindi siya ganun magsalita kahit kanino, kahit nagagalit siya. Pero itong eksena to, ano na siya, lumalaban siya ng in your face. Ganun. Uh-oh. Na mga dialogue. Kung maghihingi lang sila ng advice, tsaka lang magpapayo or as simple as hitting your mark or ano pa ba, yun, mabilis magsalita, namnamin yung sinasabi, yung dialogue, wag madaliin, namnamin yung sinasabi kasi nakakatulong yun na ma-imbibe mo yung karakter mo at masabi mo yung dialogue mo ng mas matino. Pwedeng iwan. Gising na. Huwag kayo maingay! Bubuhayin ko siya. Kaya ko bumuhay ng patay. Bago namin ginawa yung eksena na yan, bago kami pumunta sa, or pumasok sa last cycle namin, dun sa bubble namin, nasabi na, uy, mamamatay si Agatha. Ang initial reaction ko is, buhayin ko siya. Kasi mahal ko yung kapatid ko. At saka, kasi napamahal na yan sa akin si ano eh, si Chedeng. So para talagang kapatid ko na yan. So yung thought lang na mamamatay yung isang kapatid mo na
na mahal mo, yun yung gusto mong gawin. Gusto mong buhayin. Magkakasama kami araw-araw. Tapos yung may mga hobbies, may mga ibang talent pa itong mga kapwa artista ko na sinishare nila. So isa din yun sa mga rason kung bakit naging close kaming lahat. Magki-care ka eh sa yung itong duration ng aming pagsasama, hindi pwedeng hindi ka mag-care, hindi pwedeng hindi mo mahalin ang bawat isa sa mga kasama mo eh. Itong si Cheding, lagi kaming magkausap sa mga eksena. Nagtatanong din siya kung may mali ba or basta, pero sa sarili niya, alam niyang meron siyang, hindi siya satisfied. So, nagtatanong siya kay Noni, nagtatanong din siya sa akin. Yun yung ano yung constant na pag-uusap. Magiging close talaga kayo. At alam mo, mabubuting tao rin itong mga kasama ko. Paano mo naman hindi mamahalin? Paano ka naman hindi maiiyak? Iisipin mo kung mamamatay ang isa sa kanila, apektado ka. Kapag nagdadasal ako, hindi lang para sa sarili ko, dinadasal ko na sana walang magkaaway, walang magkasakit sa isa sa mga kasama ko. Dahil yung mga kasama ko, katulad ko, may mga pamilyang uuwian, pinagdadasal ko sila, yan yung natutunan ko na hindi maging makasarili, na isipin mo yung kapwa mo. Huwag tayong makalimot kasi ang tao, nature na ata natin yung to see is to believe. Kapag walang milagro, hindi ka maniniwala. Kung may milagro, maniniwala ka. Up until may mangyari na naman na magiging sensationalized na issue or may pangyayari na makakalimutan na naman natin, maaalo tayo sandali. And then, yung mga importanteng bagay na dapat hindi natin kinakalimutan, katulad ng pagtawag sa Diyos, yun ang nakakalimutan natin. Na sana yung faith natin sa Panginoon ay walang time out. This has been Kapamilya React and maraming salamat po sa mga sumubaybay, tumutok at walang sawang sumuporta po sa Huwag Kang Mangamba. Maraming salamat po, Kapamilya.